Good morning po, mga kapatid. Napapasalamat ako sa Panginoon dahil ako yung naatasan na magsalita, na magbahagi ng salita niya ngayong umaga. Tunay nga po na ako'y mahiyain. I remember po nung ako ay nag-aaral sa Bible school. Sabi ko, magpag-aaralan ko lang, Lord, ang salita mo, pero hindi ako mag-i-speak in front para i-preach yung salita mo. Actually, naranasan ko po nung Bible school, nung third year ako, college. Binigyan kami ng aming instructor ng mga verses at kami na po yung gagawa ng ano nun. Gagawin na namin yung outline, yung main message. Talagang umiyak ako sa Panginoon dahil nagawa ko na, tapos na. Tapos hindi pala yun ang gustong i-ano ng Panginoon sa akin. Binago ko na naman yung word. Binago ko na naman. Doon nandun na yung salita na binigay sa akin. Ang ginawa ko, talagang lumuhod ako sa Panginoon. Talagang yung nakaganon ako. Yung aking ulo nandyan sa baba. Iniyak ko talaga yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko nang matapos to. Sabi ko kasi siyempre, no? Pag nag-aaral ka at magpe-preach ka in front, hindi po yung katulad na ganyan lang po tayo. Though nakakatakot din, nakakanervyos. Doon po kasi sa Bible school, first year, second year, third year, fourth year, sila po yung mga audience mo. Even all the instructor, mga pastor po yun. Kasi po sila yung magkikritik din sa'yo. Nagpapasalamat ako na napagtagumpayan ko yon, though talagang ninenervyos ako. At ngayon nga, sabi ko nga, nabanggit ko kanina, talaga pong ako'y, pagka sa in front po talaga, ako ay nahihiya. At isa pa po, sabihin ko na po sa inyo, kapag tayo ay nagbahagi, nag-deliver ng Word of God, para po tayong bibitayin. Para sa akin. Kasi, ang ibabahagi mo, salita ng Diyos eh. Hindi naman basta-basta salita lang. Salita ng Diyos. Kaya, ako nagpe-pray sa Panginoon, Lord, sabi ko kagabi, Lord, patulugin mo po ako. Kasi, kailangan ko yun eh. Kaya nagpapasalamat ako, napakabuti ng Panginoon. Though, ako nga'y magsasalita, binigyan naman niya ako ng kapayapaan, nakatulog naman ako kagabi. Kaya ganun kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Mag-pray po muna tayo. Dakilang Diyos na aming Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa araw na ito, na kami po, O Diyos, ay makapakikinig muli ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit mo. Bigyan mo po ako ng wisdom, knowledge, understanding. Maibahagi ko po, O Diyos, powerfully ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Ibukas mo po aming mga puso, ang bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon po ay sineselebrate ang Resurrection Sunday, araw ng pag-alaala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. More than 2,000 years ago, nang ipako siya sa krus ng Kalbaryo, at pagkaraan ng tatlong araw, siya'y muling nabuhay. At tayo ngayon na sumampalataya sa Kanya, ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo'y naligtas mula sa makasalanan tungo sa kabanalan mula kay Jesus. Hallelujah. In John 16, mababasa po natin yung account doon, ang pagpapahayag na ating Panginoong Jesus kasama ng kanyang mga disipulo. Nagpahayag siya na
ako ay paroroon na sa Ama. At tunay nga ng kanyang mga disciples ay nalungkot nung malaman nila yung pagpapahayag na yun ng ating Panginoong Hesukristo. Nalungkot silang labis. Siyempre, kasama nila ang Panginoon, tapos biglang magpapaalam na ganon. Ako ay paroroon na sa Ama. Pero ang ating Ama, Panginoong Diyos, ay magpapadala sa inyo ng inyong makakasama. Makakasama nyo araw-araw. Yun ang kanyang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay napaka-importante sa buhay nating mananampalataya. Ano po ang kahulugan ng Holy Spirit? The Spirit of God, the presence of God as part of a person's religious experience. Ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan po sa Acts 4:31. Makitayo po ang lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sa Tagalog version po, ayun ay sa Gawa 4:31. Sinasabi po dito, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Sa Tagalog version, sinasabi, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ng napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Makaupo na po ang lahat. Why we need the Holy Spirit? Bakit kailangan natin ang banal na Espiritu bilang mananampalataya sa ating Panginoon? Number one, to guide us. Ito po yung matatagpuan natin sa John 14:17, akin pong babasahin. Sinasabi, the Spirit of Truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, but He lives with you and He will be in you. Siya po ay isa sa atin once na in-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa ating buhay bilang mananampalataya. Bilang mananampalataya po, talagang kailangan natin ang banal na Espiritu sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Gaya po natin dito sa mundo at nabubuhay, kung wala pong hangin, hindi po tayo mabubuhay. Mamamatay po tayo. Tulad po din tayo na mananampalataya, kailangan po natin ang banal na Espiritu para magkaroon ng buhay ang ating pananampalataya, para magkaroon ng power. Magamit tayo effectively ng ating Panginoon. Kailangan patuloy tayong ihingi ng gabay sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, anuman po ang ating mga desisyon. Kailangan po natin ang gabay ng ating Panginoon. Kahit po sa simpleng paraan, sa simpleng mga desisyon, kailangan po natin ang gabay. Hingi po tayo ng gabay ng banal na Espiritu. Kahit po sa inyo mga kabataan, pagpili ng mga boyfriend, girlfriend, kailangan po ang gabay ng banal na Espiritu para hindi kayo magkamali. Ang piliin nyo ay yung mahal na mahal ang Panginoon.
Kasi kapag kayon ang pinili ninyo. Hindi kayo magkakamali. Hindi kayo masasaktan. Hindi kayo iiwanan. Kasi mahal na mahal ang Panginoon eh. Pero kapag pinili ninyo yung hindi kalooban ng Diyos, mapapahamak po kayo. Sa anumang mga desisyon, talagang napakahalaga ang gabay ng Panginoon sa atin. Maging alimbawa sa pagbili ng bahay, bahay at lupa, gaingirin nyo rin po ang gabay ng Panginoon. Kasi alam nyo po, kapag wala ang gabay ng Panginoon, alam nyo po ba na merong mga bahay at lupa na binili nyo na, yung pala, pinagbenta na rin sa iba. E di po, napakalaking problema nun. Kaya mahalaga po, ihingin nyo ang gabay ng Panginoon, yun ba ang kalooban niya na bibili ninyo, para hindi po kayo magkamali. Purihin po ang ating Panginoon. Why we need the Holy Spirit to guide us? Number two, why we need the Holy Spirit to teach us the way to love God more. Pagkatapos na sumaka nila sa mga disciples ng Panginoon ang banal na Espiritu, upang maipahayag nila sa Panginoong Diyos ang kanilang pagmamahal, sila ay buong tapang ipinahayag ang salita ng Diyos ng kaligtasan bilang pagmamahal nila sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, maging dun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, napakahalaga po ang gabay, ang kailangan nasa sa atin ng banal na Espiritu. Isang way po ng pagmamahal natin sa Panginoon ang ipahayag ang kanyang great commandment. Yun po ay matatagpuan natin sa Matthew 28:19-20. Babasahin ko, bilang pagmamahal natin sa Panginoon, sundin po natin yun, yung kanyang great commandments na yun. Sinasabi po dito sa Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Tunay nga na, sabi ng Panginoon, sa inyo ako sa pamamagitan ng aking banal na Espiritu, sa pagpapahayag ninyo ng salita ng kaligtasan. Kasi pag wala sa atin ang Panginoon, mahihiya tayo, wala tayong power, wala tayong boldness na ipahayag ang kanyang mga salita. Pero once na ang banal na Espiritu sa atin, dahil mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanyang ipinag-uutos, hindi naman po kasi po pwede na tayo mananampalataya, kontento ka na ganun ka lang, ligtas ka lang. Pero kailangan ipahayag natin sa iba ang salita ng kaligtasan dahil yun ang nais ng Panginoon at bilang pagtugon sa kanyang kautusan at pagmamahal na rin po sa kanya, susunod tayo and through His Holy Spirit and the empowerment of the Holy Spirit to each one of us, nandun po yung boldness natin na ipapahayag ang salita ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kaya nararapat ang banal na Espiritu ay sa atin. At siyempre, ang banal na Espiritu hindi sa atin kung tayo may kasalanan. Kailangan malinis tayo sa harapan ng Diyos. Kasi ang banal na Espiritu, Diyos din yan. Diba Trinity sila? The Father God, Jesus, and the Son, and the Holy Spirit. Kaya dapat para sumaatin ang banal na Espiritu, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Magpalinis tayo para ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ay sumaatin at magamit tayo powerfully
sa paghahayag ng kanyang mga salita. Bilang pagmamahal natin sa kanya, purihin po ang ating Panginoon. Why we need the Holy Spirit to teach us the way to love God more. Number three, why we need the Holy Spirit to intercede for us. Mababasa po natin ito sa Romans 8:26. Yung may mga Bible po, makibasa po kayo sa akin. Ito ko na lamang po babasahin. Sinasabi po dito sa Romans 8:26, in the same way the Spirit helps us in our weakness, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that the words cannot express. Kapag ang banal na Espiritu ay sumasa atin, maging sa ating pananalangin, kung minsan parang tinatamad po tayo, di po ba? Walang gana tayong manalangin. Kung ang banal na Espiritu ay siyang magtuturo sa atin nang dapat nating sambitin sa ating panalangin. Kumisan kasi ganun eh, yung pang daw gusto nating mag-pray pero tinatamad tayong mag-pray. Hindi natin alam kung anong pipipray natin. Ask the Holy Spirit of God na ituro niya sa atin kung ano ipagpipray natin. At habang nagpipray na tayo, bisan hindi mo namamalayan, naiiyak ka na lang eh, humahagulgul ka na lang eh. Yun ay gawa at pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Kaya na, napaka-importante, napakahalaga na sasa atin siya habang tayo nagpe-pray. Dahil siya yung mangunguna sa atin eh. Minsan hindi natin naiisip yun na ipag-pray natin. Biglang maiisip natin, dapat natin ipag-pray ang taong ito, ang ganitong sitwasyon, ipag-pray natin. Kasi gagabayan tayo ng banal na Espiritu eh, sumasa atin siya. Kaya napakahalaga, laging nasa sa atin ang banal na Espiritu. Why we need the Holy Spirit to intercede for us? Number four, to help us in fulfilling the will of God. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang tuparin, ang iniuutos ng Panginoon sa atin ay posible at magaan para sa atin. Magmanifest din sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Kailangan talaga, napakahalaga bilang mananampalataya. Dapat nakakakitaan na talaga tayo ng fruits of the Spirit. Hindi naman po pwede na wala yun sa atin. Yung will ng Panginoon, mapulpil natin yun na sumaati ng kanyang fruits of the Spirit na nagagaling sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Mababasa po natin yung fruits of the Spirit sa Galatians 5:22 and 23. Akin pong babasahin. Sinasabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun, dapat nakakakitaan na tayo noon yung fruits ng mga Spirit na yun. Ayun yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Why we need the Holy Spirit, number five, to enable us to understand scriptures. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu,
Pag meron tayong hindi nauunawaan na salita ng Diyos, humingi tayo ng kaunawaan sa Kanya. Kasi minsan talagang hindi natin maintindihan, mauunawaan. Pero kapag nandun yung gabay ng banal na Espiritu na sa atin, ipapaunawa po niya sa atin yung kanyang mga salita, yung kahulugan ng kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos ay kumpleto at mapagkakatiwalaan. Ngunit imposible na maunawaan kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Akin pong babasahin sa 2 Timothy 3:16. Sinasabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang banal na Espiritu ay nagtuturo at naghahayag ng kahulugan ng scriptures sa ating pananampalataya. In John 14:26, babasahin ko po. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Yun yung banal na Espiritu ko sa atin. Siya ang magtuturo sa atin ng kahulugan ng salita ng Panginoon para ito ay ating maunawaan. Why we need the Holy Spirit to enable us to understand the Scriptures? Number 6, why we need the Holy Spirit to empower us for ministry? Tayong mananampalataya sa Panginoon ay may kanya-kanyang ministry na kung saan doon tayo tinawag ng Panginoon. Kagaya ng ministry in music, ministry of preaching, intercessory, counseling, and etc. Kayo ba, Panginoon, ang bawat isa, alam nyo na kung anong ministry tinawag kayo ng Panginoon. Minsan, ano kayang ministry ko? Magpatulong po kayo sa Holy Spirit, ipanalangin nyo po na para ihayag niya sa inyo kung ano yung ministry. Kasi possible po dito na meron pang mga kapatid na hindi alam kung saan sila tinawag. Humingi po kayo ng tulong mula sa Holy Spirit na ipahayag niya sa inyo kung ano yung ministry na ipinagkatiwala niya po sa inyo. Ako po, isa sa mga ministry ko ay intercessory, yung ipanalangin po, manalangin. Kasi possible na binigay din sa akin ng Panginoon yon through intercessory. Kasi nakakilala ako sa Panginoon dahil sumunod ako sa panalangin eh. And by the power of the Holy Spirit, tinanggam ko ang Panginoon. Through prayers ng isang pastor. Kaya noon, simula noon, naghanap ako ng church na maatinan ko kung saan ako aatin. Hanggang sa lumipat kami dito sa Marikina, ay dito na ako sa Jewels. Dati kasi sa ako eh, tumaatin sa JIL. Paglipat ko dito na ako sa Jewels hanggang ngayon. Isa po sa ministry ko ay panalangin. Isang beses po ay talagang napaka-powerful ng Holy Spirit. Though ginamit niya lang po ako. Pero banal na Espiritu talaga ang kumilos. Yung isang, maikukwento ko na po, yung isang driver kasi nung aking anak, punta sa bahay, kukuha sila ng mga gamit para doon sa kanilang lights and sound. May edad na rin siya, pero sabi ko sa kanya, tay, pasok kayo. Pinapasok ko, tapos pinaupo ko sa sala. Pero napansin ko, bakit yung itsura niya? Parang puyat siya, parang pagod na pagod. Ganun ang kanya itsura. Tapos napansin ko, sabi ko, tay, bakit
ganyan po itsura nyo, parang puyat kayo, parang hindi kayo natulog. Eh, magdadrive kasi siya. Tapos sabi ko, oo nga eh, naikwento niya daw, siya ay may sugat na hindi gumagaling dito sa baba. Ngayon sabi ko, sige, pagpe-pray kita. Though bagamat siya pala, nakaka-attend na rin siya minsan ng mga ganitong gawain sa Panginoon. Minsan nakikinig siya sa TV, ganun. Sabi ko, naniniwala po ba kayo na kaya kayong pagalingin ng Panginoon? Sabi niya, oo, sabi niya. Sabi ko, pagpe-pray kita, ha? Sabi ko, sige po, sabi niya, di pinag-pray ko siya. Ngayon, nilay hands ko yung kanyang paa na may sugat. Nag-aalala siya dun sa paa na yun na hindi gumagaling. Kaya pala hindi siya nakatulog kasi may pain din siyang nararamdaman. Ang akin pong ginawa, nilay hands ko siya sa Panginoon. In the name of Jesus, gumaling ang yung sugat. Ngayon, nagpasalamat siya. Pinag-pray ko siya at ako'y nananampalataya na pinagaling siya ng Panginoon. Kasi hindi gumagaling yung sugat niya, hindi natutuyo. Tapos yung kasama mag-drive na siya, kinabukasan po bumalik siya ulit yung driver. Wala naman po akong way na kumustahin ko siya kasi wala naman akong number ng phone niya. So kinumusta ko yung sugat niya. Sabi ko sa kanya, Tay, kumusta na po yung sugat niyo? Naku, maraming salamat po, sabi niya doon sa prayer niyo. Kasi, nung daw dumating siya nung gabi, huhugasan ng asawa niya, gagamutin, titignan yung ano. Nung makita daw nung asawa niya yung sugat, na before silang umalis, na mamamasa yung sugat, hindi gumagaling. Ang nasambit daw ng kanyang asawa, nung makita yung sugat, Panginoon at Diyos ko, natuyo na yung sugat mo, sabing ganon. Alam mo, sabi niya ganon, yung asawa ko, hindi ko po yung kariringan ng Diyos kasi hindi siya nagsisimba. Wala pong Diyos yung asawa ko. Pero nung makita niya na gumaling yung aking sugat, yun po ang kanyang nasambit. Panginoon ko at Diyos ko, salamat po sa pagpapagaling mo sa sugat ng asawa ko. Alam ko doon sa pangyayaring yun, ang Panginoon ang kumilos. Kasi naramdaman ko rin yung nandun ako, nasabi ng Panginoon, pag-pray mo. Kasi pagkasama natin ang Panginoon, powerfully, kikilos talaga siya. Hindi natin kayang sarili natin, kundi sa kanyang banal na espiritu nakikilos po sa atin. Isa pa rin po, na may kukwento ko rin ng ministry ko. Hindi ko po alam na ministry ko pala yun na binigay sa akin ng Panginoon. Meron pong malapit po sa amin na minsan-minsan po yun dinadalaw ko. Pero noong isang beses po, dumaan ako sa kanila, sabi ng joke na banal na espiritu, anak, dumaan ka sa kanila. Ang ginawa ko, dumaan ako, sabi ko sa kanya. Bigunay, kumusta na po kayo? Sabi kong ganun. Eto, sabi niya, hanggang sa siya inagkwento, alam mo ba, Lynn kasi ang tawag niya sa akin, na naginip ako kagabi, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, ay ano po yung napanaginip niyo? Ngayon, kinuwento niya yung kanyang panaginip. Pagkakwento niya, hindi ko alam, nai-interpret ko pala yung panaginip niya na yun. Sabi ko, Nay, ganito po yan, ganyan. Di sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, oh, Lynn, eh tama yung pagka-ano mo sa akin, pagka-interpret mo ng dream ko. Sabi niya, alam mo ba, hindi na ako nagsisimba ng 2 buwan. Hindi na ako umaaten. Sa Linggo, magsisimba na ako, sabi niya ganun. So ako, ginamit lang ng Panginoon through His power na i-remind siya na manambahan siyang muli kasi hindi na siya nagsisimba eh. So ganun ang Panginoon, pag kumilos, hingin po natin ang kanyang banal na espiritu upang powerfully kikilos po siya sa atin. Bibigyan po niya tayo ng empowerment para kumilos siya kung kanino man niya tayo gagamitin powerfully. Purihin po ang Panginoon. Maraming beses na po maging ganon. Misa naman, siguro ano lang itong sasabihin ko. Meron din akong pinag-pray na sumagi sa aking isip na puntahan ko siya. Kailangan.
dalawin mo ganyan. Dinalaw ko. Pagdating ko sa bahay, umiiyak. Umiiyak. Sabi ko, Nay, ba't po kayo mahagulgol? Sabi niya, ang aking anak na matagal na, hindi ako pinupuntahan, sabi ng ganun. Hindi ako dinadalaw. Parang naiiyak ako. Nagkaroon po ako ng burden doon. Pinag-pray ko po. Hanggang sa bahay yan, may ilang araw pinagpe-pray ko siya. Kasi nagkaroon ako ng burden doon eh. Sa pagkilos po ito ng banal na espiritu, ginamit lang po ako. Ngayon, pinagpe-pray ko siya. Kasi mahirap yung ganun eh. Yung anak mo na parang kinalimutan ka na. Pinagpe-pray ko. Alam niyo po, nabalitaan ko isang araw, yung matagal na anak na hindi bumalik, dinadalaw yung kanyang nanay. Dinalaw na po siya. Pinuntahan na po ang kanyang nanay. Ganun kumilos ang Panginoon pagka nililid niya po tayo through His Holy Spirit. And powerfully talagang kikilos siya. Alam ko ang Panginoon ang kumilos doon. Kaya purihin po ang ating Panginoon doon sa pangyayaring yun. Sana po tayo. Number 7. Why we need the Holy Spirit to empower us to live above sin. Kailangan natin ang banal na Espiritu upang maiwasan natin ang magkasala. Siya ang magkokonbig sa atin upang maiwasan natin ang magkasala. Once na may conviction from the Holy Spirit, we must respond to that conviction. Temptation in itself is not a sin. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay tinempt din siya, pero hindi siya nagkasala. Nabanggit ko nga, temptation itself is not a sin. But giving in to temptation is what brings sin. Marelate ko lang po. Ito po ang aking personal experience. Kasi po ako, maano din ako sa tao eh. Gusto ko rin yung may kaibigan, meron akong kasakasama. Siyempre, meron kayong nagkukwentuhan kayo masaya. Kasi po ako noon, naglalakad ako dito sa ilog. Ngayon, one time, naglalakad ako doon. Namit ko yung malapit-lapit din sa amin, pero malayo-layo din sila. Medyo naka-close ko yun kasi nung may sakit yung kanyang asawa, dinadalaw ko. At nagbibigay din ako sa kanya ng tulong kasi dinadialysis yung asawa niya eh. Kaya nag-aabot po ako ng tulong. At pinagpe-pray ko po yun, dinadalaw ko yung asawa niya hanggang sa kinuha na rin ng Panginoon yung asawa niya. So nakita ko po siya doon sa ano, kaya medyo malapit po ang ano niya sa akin. Nakita ko siya, naglalakad din po siya doon sa ilog. So hanggang sa sabi niya, "Uy, meron akong mga kasama dito." Sabi niya ganoon. Ang tawagan pa nila tropa. May mga kasama sila. Marami sila, tila pito. At meron din kasama mga lalaki. Noong una po, sumasama ako kasi alam mo, meron kaming kasama doon na masaya. Makwento. May nahalak ka pagka masaya siya. Eh, kasi gusto ko rin yung ganun eh. Kasi siyempre, yung tumatawa ka, masaya ka. Hanggang sa mga, ayun, mga ilang sumasama na ako. Ganyan. Siyempre. Kasi ang purpose ko lang naman doon, makapag-walking exercise ako eh. Yun ang ano ko, importante sa akin. May exercise. Ayun nga, nakasama ko pa yung ganun. May mga kalug na ganun. Eh, masaya. Eh, one time, nalaman ko, meron silang mga gawi na hindi ko gusto. Siyempre, ako mananampalataya na po ako. Nalaman ko po na mga ilan doon, mga kasama, merong mga relationship na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yung baga, may asawa na, may boyfriend pang iba. Merong po na ang boyfriend may asawa,
Be, ang hirap po ng ganun. Sabi ko, ay, ayoko ng ganitong ano, kahit masaya. Lalayo na ako dito. Eh ngayon, pero ako, hindi ako nagkukulang ng paalaala sa kanila. Sabi ko, mali ang ginagawa ninyo, kasalanan yan sa Diyos. Kasi siyempre, alam ko na kung ano ang tama mula sa Panginoon. Paalalahanan mo sila. Ang mahalaga, pinaalalahanan mo na mali yung ginagawa nila. So yung kasakasama minsan, hanggang dumating doon sa point, kasi po may pahingahan sila eh, doon sa kubo. Ngayon, meron po doon isang, na biyudo na po yung lalaki, biyudo. Abay, dumating po doon sa punto na pinaparehas po sa akin. Sabi ko, ay, hindi pwede. May asawa ako, ayoko ng ganyang, ginaganon ko sila. Sabi niya, hindi. Ang asawa mo, wala naman dito. Ang layo-layo na. Sabi, matagal na. Ay, kahit na. May asawa pa rin ako. Kahit malayo. Sabi kong ganun. Hindi. Sabi niya, hindi naman malalaman yun. Ay, sabi ko, malalaman ng Diyos. Siyempre, unang-una, no? Takot sa Diyos. Eh, ayaw nilang tumigil. Kasi nung pangalawa, nandun na naman po yun, yung biyudo na yun. Abay, tinutokso na naman ako. Sabi ko, tigilan nyo yan. Hindi ako ano sa inyo. Abay, gusto pa akong litratuhan. Litratuhan daw kami. Ay, sabi ko, ay, ang ginawa ko. Lumayo na ako sa kanila unti-unti. Kasi siyempre, takot sa Panginoon, ano? Tsaka may asawa ko, kasalanan sa Diyos yun. Lumayo na po ako. Pinagpe-pray ko na lang sila doon sa kanilang mga ginagawa. Though merong conviction from the Holy Spirit. Kasi, alam mo, pag wala tayo, wala ang Panginoon sa atin, hindi natin siya kilala. Hindi natin siya tinanggap. Kahit kasalanan yan, mag-give-in ka. Kasi sasabihin mo, uy, malayo naman asawa ko, pwedeng mag-boyfriend ako, ganyan. Hindi eh. Mananampalataya na tayo sa Panginoon. Hindi na yung kalugod-lugod sa Panginoon. Yun ay kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Why we need the Holy Spirit? To empower us to live above sin. Number 8, why we need the Holy Spirit? To be our source of wisdom, revelation, and power. Mababasa po natin sa 1 Corinthians 2:10-11. Makibasa po tayo. First Corinthians 2:10-11. Sinasabi po dito, but God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Ganon din po sa James 1:5, basahin ko po. Sa Tagalog, Santiago 1:5. Sinasabi po dito, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Tunay nga po na sa Diyos lamang nagmumula ang wisdom, revelation, and power. Kailangan palagi tayong humingi ng wisdom mula sa Panginoon through His Holy Spirit upang maiwasan natin ang magkamali sa mga desisyon natin sa buhay. Always acknowledge the Holy Spirit wisdom. Only true wisdom comes only from God. May kukwento ko lang po. Bago po ako naging Christian, isa po akong Katoliko na kung saan sinasamba ko po yung mga ribulto. Nananalangin ako sa mga ribulto.
sinadasalan ko yung mga rebulto. Pero alam niyo po, kahit ganun na maling pananampalataya, relihiyosa po ako. Siguro kaya naging relihiyosa ako. Salamat sa aking lola sa Tuhod na nag-alaga sa akin. Ang aking lola Masang. Sa kanya ako lumaki. Ang lola Masang ko po ay isang kumadrona. Siya rin po ang nagpaanak sa akin. Hanggang sa paglaki ko, siya ay nag-alaga sa akin. Kaya nung mawala ang aking lola para ako mamamatay, talagang yakap-yakap ko yung ataol niya. Sabi ko, lola, paano na po ako ngayon? Siya yung nag-alaga sa akin nung maliit. Ang pasasalamat ko po sa kanya, siya rin ang nagturo sa akin ng mga kabutihang asal. Sasabihin niya sa akin, pag hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Kahit makita mo, hindi sa'yo, huwag mong kukunin. At bago po kami matulog yan, araw-araw, pag sumapit na po ang 6:00 ng gabi, meron na po kaming rosaryo. Tig-isa kami ng lola ko, nananalangin kami. So kaya po ako naging relihiyosa dahil sa lola ko, yung pagtuturo niya sa akin ng pananalangin, bagamat mali yung pananampalataya. Pero kaya siguro ganun, siya yung unang nagturo sa akin ng pananalangin. Hindi po kami matutulog niya, hindi ako matutulog. Gigisingin niya ako hanggat di natatapos yung rosaryo naming dalawa bago matulog. Purihin ng Panginoon at salamat sa lola ko na nagturo sa akin na magiging maka-Diyos. Kaya po, naikwento ko ang aking lola. Ayun, katoliko, katoliko po ako nung araw. Sumasamba ako sa Diyos na hindi naman Diyos, tao lang. Saint Anthony de Padua, ganon, Mama Mary. Ayan. Pero po, nung nakakilala ako sa Panginoon, binigyan niya ako ng karunungan na iwanan mo na yung maling pananampalataya. Hindi yan ang tama. Di ba ang Panginoon yun? Kasi naisip mo na mali yun eh. Binigyan ka ng karunungan ng Panginoon na iwanan mo na yung maling pananampalataya na yan. Salamat sa Panginoon. Tinanggap ko siya bilang Diyos at Panginoon ng aking buhay. Yun ang tunay na pananampalataya tungo sa ating kaligtasan. Salamat din sa wisdom na ibinigay niya sa akin para tanggapin ko siya bilang aking Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Why we need the Holy Spirit to be our source of wisdom, revelation, and power. Siya yung magpapahayag sa atin at magbibigay ng kapangyarihan. Hallelujah. Number 9 po, why we need the Holy Spirit to enable us have eternal life. Kailangan natin ang banal na Espiritu para po tayo ay malinis. Mabago ang ating pananaw na mula sa makasalanan tungo sa maka-Diyos. Mula sa makasalanan tungo sa kabanalan na kung saan maglalagay sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung nasa atin ang banal na Espiritu, yung ang iniisip natin at ginagawa ay magiging maka-Diyos na dahil sumasa atin ang banal na Espiritu. Why we need the Holy Spirit to enable us have eternal life. Number 10 po. Why we need the Holy Spirit to have strong faith in God. Kailangan natin ng banal na Espiritu upang lumalim ang ating pananampalataya. Hindi ito nananatiling mababaw. Pag malalim ang pananampalataya, alam natin hindi tayo nag-iisa. Merong kapayapaan, meron tayong katapangan at kakayahan na mapagtagumpayan ang anumang pangyayari sa ating buhay. Siyempre, pagka
matatag na yung ating pananampalataya. May mga pangyayari sa buhay natin, hindi man natin gusto pero dadating. Bawa tayo'y namatayan ng ating mga mahal sa buhay. Bagamat napakalungkot, no, tayo mamatayan, napakasakit. Pero kapag matatag ang ating pananampalataya, sumasa atin ang banal na Espiritu, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan at katatagan na harapin yung pagsubok na yon. Maging sa mga, magkaroon tayo ng financial problem, meron tayong kailangan financial. Kapag matatag ang ating pananampalataya, nandun pa rin ang kapayapaan. Kasi alam natin, kasama natin ang Panginoon, through His Holy Spirit, He is always with us. We are not alone, kasi kasama natin siya palagi. Purihin po ang ating Panginoon. Why we need the Holy Spirit? To guide us. To teach us the way to love God more. To intercede for us. To help us in fulfilling the will of God. To enable us understand the scriptures. To empower us for ministry. To empower us to live above sin. To be our source of wisdom, revelation, and power. To enable us have eternal life. To have strong faith in God. The Holy Spirit must be the desires of every believer in God, because it is only the manifestation of the Holy Spirit that we can have a victorious believer's life. To God be the glory.